Eh, spokes ngayon, eh, you know, nagkaroon ng kalamidad sa Pilipinas. Oh, so siguro naman narinig nyo na pinagbiyabang ni Ngagwa yung 5,500 blood control sa kanyang sona. Yes. At ang siya'y tinanong, ayaw sumagot. Tumawa na naman. Parang same answer nung tinanong siya doon sa kanyang pulburon. Tumawa na naman. Sabi niya, hindi dapat sagutin ngayon yan. Hindi mo dapat ngayon sagutin yan. Eh ngayon nga, bumaha. So saan mo dinala yung 5,500 na pinaggastusan ng taong bayan? Tamang tanong yan. Parang in the same way na tama rin ang tanong kung ikaw ay bangag, dapat sinasagot ng mabuti, hindi pinagtatawanan. Saan na yung pera na ginastos ng taong bayan para sa flood control? E tignan nyo naman, talaga namang lahat ng Maynila e napasa ilalim na sa tubig. So walang silbi yung mga 5,500 na flood control sa pinagmalaki sa SONA. So ano pang nangyari doon sa mga iba niyang mga pinagyabang sa SONA? From 2022-23, ang total budget is like 544 billion, tapos ganun ang baha ngayon. Nature has a way of exposing the corrupt people. Yun na nga nature became the fact checker. Diba? Yes. Built-in fact checker na yan. Kasi itong bagyong to, hindi naman siya signal number 4. Wala hindi naman ganun, siya extraordinarily strong. Talagang malakas lang yung ulan. Bakit naman biglang lubugan lahat sa Maynila? Dahil wala nang flood control. Nawala ang pera. Ang natira, control. Control. Ang natira ang flood. Nawala ang control. Financial control. Ang control. Ang flood ang natira. Kasi ayan, kitang-kita. Kapag flood control kasi ginagawa nila, dredging. Mm-hmm. Eh sino nagbabantay kung nagdredge talaga sila? Hari. Kaya yung mga congressman, mga senator, gustong gusto nila ang control. Yes. Paborito nila yan. Kasi wala naman nagbabantay sa kanila kung talaga nagde-dredging nga sila. No? Hindi kasi kung doon sa kontrata, for example, ilalagay mo na ang binabayaran sa kontrata is 100 tons of silt. Eh kung 5 tonelada lang ang kinuha. Eh buti nga kung meron 5, baka buti wala. Buti nga kung merong 5 tonelada ang kinuha ang silt, naiwan ang 95%. Eh pagdating talaga ng ulan, lulubog talaga yung sugat. Naaliw ako eh, dahil si Tambalos Los, meron siyang media card. Nasa likuran niya, Zaldico at saka Gonzales. Uh-huh. Yung si Gonzales, may kaso na yon sa flood control. Si ano, si Aurelio. Parang 500 million yung kaso niyang nakabimbing ngayon sa flood control. No? Pero ang sabi niya talagang kinakailangan. Pag-aralan natin yung mga flood control projects, nako, pwede ba? Unang-una, huwag nyo na pag-aralan. Alam nyo naman ang katotohanan dyan. Wala kayong ginagawa. Talagang binubusa lang ang mga proyekto na di umano ay para sa flood control. Dahil kung meron kayong ginawa dyan, hindi tayo magbabaha ng gaya nito. Paborito talaga simple nila yung flood control dahil madali talagang nakawin ang pera. And there you see the evidence now. Yeah, for actually, everybody to see. Sabi ko nga kahapon sa vlog ko, eh, di ba ang bagyo naman, hindi naman yung surprise na dumarating. Sanay na tayo dyan. Dapat pinaghahandaan. Malayo pa, alam na natin. Ang pinaghahandaan nila, paano kontrolin yung pulburon? Natataka nga ako, hindi sa maghanda para sa bagyo, abay tenga pinag-uusapan, ang tenga ng presidente. Ano kaya yun? Pag tenga ng presidente, mahiwagat, kailangan pag-aralan. No? So mga kaibigan, lahat tayo, tingnan nyo mga tenga ninyo. Okay. Tayong-tayong kung pantay-pantay yung tenga. Anyway, so nakita na naman natin ngayon na sa oras na kalamidad, patawa-tawa na naman si Kuting. Seryosong tanong kung ano na nangyari sa flood control na pinagmalaki niya. Ang sabi niya, huwag natin pag-usapan. Bakit hindi natin pag-usapan? Eh baha ang pinag-uusapan natin dito, baha yung mga kababayan natin. Nga sila sa baha dun eh. Yeah, so... Dapat natangay na lang si Marcos at yung babaeng bruha na asawa niya doon sa dagat, doon sa Pasig. Natangay na. Para matuto. Alam mo, sigurado ako bumaha din sa Malacanang. Dahil na-experience ko na yan eh, na kapag umuulan, bumabaha rin sa Malacanang. At kahit papano, there is a God. Kasi yung baha doon, mabaho, galing sa Pasig River. Mm-hmm. So there is a God, I guess. No, ang tingin ko nga eh. Pinatikman din sila. Sinampal si Marcos ng Diyos. Yes. Kasi pagkatapos niyang sinabing may 5,500 siya, the next day, nagbaha. Para siguro sabi ng Diyos, napakasinungaling mo ha, eto ang sayo. Hindi, napakasinungaling mo, bangag ka pa. Sinungaling ka pa.